ngayon guys, araw ng Sabado, walang pasok ng school, kaya ngayon naman guys, magkakaroon naman tayo. Ano ba? Ay, bako! Thank you.
Uy! Haba na guys. Ito na natin yung ano. Ito na natin malabas yung bako nila. Ayun guys. Ito ayusin ko guys itong pintura at gulong guys dito. Kailangan guys, malagyan natin ito. Kailangan guys, malagyan ng ano ito. Kailangan guys, malagyan ng ano ito, ng mga tag price para sasalansahan natin dito sa loob. Ito guys. Sinabi ko, kailangan nasa may tag price siya, tapos may nasa tamang lokasyon para pag may bumili, hugot na lang ang hugot. Kaya, yung gagawin natin guys. So guys, madali naman ito guys, gaya ng sinabi ko sa ganitong klaseng negosyo. Kailangan yung mga tag price na yung mga paninda natin tamang lokasyon, malinis para hindi pa may expiration na monitor natin gaya nitong mga bossy paint yung mga expiration ko. Ito ang expiration nito. Manufacturing date August 15, 2023. 3 years to. 3 years. Manufacturing date 15, 2023. Yeah. Expiration. Ibang mga paninda natin. Ano lang. Mga 2 years. Mga ganun. Uy, bakit kulang ito? Bakit kulang ito? Kailangan check natin. Kailangan check natin yung ano. Check natin yung mga dumating na ano. Mga ano. So guys, kasi nakano na ito eh. Kumbaga itong ano guys na ito. Itong mga dumating na ito. Yung ano ko, pahapon. Ito guys, by text lang to. By text lang kasi nga. Busy yung website. Ako nagbabantay dito, yung anak ko nagtatrabaho. Bali, tinitext lang namin doon sa isang supplier namin sa ano, sa parking baliwag. Medyo nagkamali yung order niya kasi hindi ko alam sa baliwag pala yung ano to, yung in order niya. Kumbaga ipapackaging na. Tapos ang ginawa ko naman, din ako pumunta sa isang supplier para bumili. Kaya nag-double yung order. Kung ano yung order niya doon sa baliwat, siya ko naman ginawa sa pulilang. Kaya siyempre, sa mga ganitong transaksyon, pagka na-i-out na sa kanila, pagka naka-ano na, nakalabas na sa computer yung mga ano, kailangan kunin mo. Kailangan kunin talaga yun. Kaya okay lang kasi okay lang kasi ito na mga items na in-order namin, isa sa mga in-demand na mga produkto gaya ng mga oil, mga pintura, mga gulong. Yan. Walang problema kasi para kahit marami tayong stock, madali naman i-ano, i-benta. So yan guys, i-check natin kung ilang kasi ano na ito eh, hindi na ito yung dati. Parang manual na lang itong yung resibo nila ngayon. Manual na lang ba? Manual. Hindi katulad nung isa yung automatic. Yung
gaya sa mga supermarket, sa mga Jollibee, yung mga ginagamit nila na may resibo talaga. Nandoon yung mga bayad nila sa gobyerno, na tax, nandoon sa resibo na yun. E ito, yung may resibo nila, kumbaga, kaya mo na, talagang ganun. Kanya-kanya diskarte sila, pero okay lang. Diskarte nila ito, pero yung dapat talaga, yung dati. Kaya, ito guys, checkin natin yung mga dumating na items. Guys, ito guys, mamaya ako naayusin to guys, hindi ko pa naayos yung nasasabit yung mga natin, kaya ito tapusin ko lang guys yung video na to. Mamaya ayusin ko na yung tama na. Guys, ito guys yung stock namin sa loob. Ito medyo marami-rami na rin guys yung laman ng tindahan na ito. Bali, nag-combine na kami ng bansu ko, kaya nalagdag-dagdagan na talaga ito guys. Ito naman yung
hindi na ano. Ito naman guys yung ano. Ito naman guys yung area nito. Dito guys nakalagay yung mga hindi kayang kainin ng mga bait na daga. Dito ko siya nagsasama-sama guys kasi may hirapan ng ngatain ng mga daga ito guys kasi halos bakal nito mga ito. Ayan guys. Ayan tayo mga aquarium. Ayan guys. Hindi na kayang ngatain ng mga daga ito. So yung mga akin mga ngata ng daga guys, dito ko nilagay sa medyo lugar natin guys. Yan, yan. Ang interior, yan, yan, ngata-ngata ng mga daga. So ito mga ito. Yan guys. Yan, medyo patuloy pa rin ako sa paglilinis. Hindi pa rin ganun tapos. Pero malaki na ang nagawa ko yan. Malinis na talaga yan. Yan sa area na lang na yun ako nakapokus. Yung mga sticker, naayos ko na guys. Yan, naayos ko na yung mga ano. Medyo to, yung area to na lang. Yung mga interior. Yan, kinakain ng mabait yan. Kaya, sinisecure natin. Yan guys. Ito, dito pa rin ako nakapokus sa mismo harapan. Yan. Guys, ito. Ayusin ko pa ito mamaya. Bali, ito yung pinakabungad ko guys. Kumbaga, dito ko in-entertain yung mga customer. Ito, hindi ko pa naiayos yung mga, yan, yung pinaka ito. Ito yung mga, dito nakapokus yung, dito kami nag-transaction ng mga bumibili. Yan. Kitang-kita nila yung mga sticker, mga bolts. Yan, ayos na yung, ayos na yan. Yan, medyo maganda na tingnan niya guys. Sa ganitong klaseng negosyo guys, kailangan talaga yung sa tamang lokasyon, may mga tag price na para kapag katulad niyan, iisa ako kapag bumili, mga tatlo kapag bumili, kailangan hugot ka ng hugot guys kasi pag hinanap mo pa, mainip may mga customer, dahil may mga hindi ko kailan yung mga first time lang sa tindahan namin, naiinip yun. Pero yung mga dati ko ng misan, yung mga dati ko ng customer, yung mga kabiruan ko. Yung mga customer ko talagang permanente. Kahit una siyang dumating, hindi ko talaga siya inuuna. Kasi nakaintindihan niya yun eh. Ito nga guys, sa may ma-upload lang dahil sa ating video, sa ating YouTube channel. Comments lang kayo guys kung sa ganitong klaseng negosyo. Magtutulungan tayo. Kami, 24/7 months na ito, simula nung tumigil ako bilang OFW. Ito na yung pinagkaabalahan ko, naging libang ako habang ako narin dito na sa Pinas. Kaya comment lang kayo, subscribe nyo channel ko, tuturo tayo, magtutulungan tayo guys. Andyan ang mga bodega sa naglipa na dyan sa dito sa Bulacan, naglipa ng mga supplier natin ng mga warehouse. Meron tayong mga alam dyan. Sige, paano guys, hanggang sa muli at ito. Tatapusin ko na yung vlog na to, video na to, i-upload natin para maging active naman yung ating YouTube channel, yung XOFW vlog. Hanggang sa muli guys, bye bye guys.